Sa kabila ng taglay na ganda at yaman, marami pa rin ang hindi maiwasang mainis kay Michelle. Masyado kasi siyang mapagmataas at laging minamaliit ang mga tao dahil sa estado sa buhay. Sa tingin niya, mas nakakataas siya sa mga ito. Marami naman sa kanyang mga kaibigan ang tulad niyang mayaman, pero siya ang nananatiling reyna at walang sino man ang gustong kumalaban sa kanya. Ang tatay ni Michelle ay big time na negosyante at politiko. Kahit matigas ang ulo ni Michelle ay maayos ang samahan ng mag-ama. Ngunit minsan, hindi rin maintindihan ang kanyang mga magulang kung bakit at papaano siyang lumaki ng ganoon ang pag-uugali. Samantalang naging mabuti naman ang pagpapalaki nila dito. Napakahirap pakisamahan ni Michelle. Kapag mayroon siyang ginusto ay iyon dapat ang masusunod. Wala siyang pakialam kahit sino pa ang masaktan o mahirapan, makuha lamang ang gusto. Wala siyang matatawag na tunay na kaibigan. Ang tingin niya sa mga babaeng nakakausap at nakakasalamuhan niya ay ginagamit lamang siya o kaya naman ay naiinggit sa kanya. Pakiramdam niya, naghihintay lamang ang mga ito ng pagkakataon na siya ay maungusan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may kaisa-isang babae na nakapalagayan niya ng loob at nakasundo niya. Si Anita, anak ng milyonaryong negosyante na nakilala niya sa ibang bansa nang mag-aral siya doon ng ilang taon. Dahil kapwa Pilipina ay naging magkaramay at magkasundo sila sa maraming bagay. Kaya naman, pag-uwi ng Pilipinas ay nagpatuloy sila sa pagkikita. Subalit, sa halip na mahanap ang tunay na kaibigan, ay naging magkakompetensya pa sila. Pareho silang maganda at mayaman na walang magawa sa buhay kung hindi ang higitan at ikumpara ang isa't isa. Nagpapagandahan sila ng damit, pabunggahan ng suot na alahas at kung ano-anong material na bagay. Pero sa huli, si Michelle pa rin ang nagwagi matapos mag-propose ang nobyong si Christopher. Si Christopher ang tipo ng lalaki na pinapangarap ng maraming kababaihan. Gwapo, mayaman at marami ng achievement sa buhay sa edad na 27. Tunay ang pagmamahal ni Michelle kay Christopher, kaya naman hindi na siya makapaghintay na maikasal silang dalawa. Si Anita naman, maraming manliligaw pero wala pa siyang natitipuhan sa mga ito. Kung mahahanap niya ang lalaking katulad ni Christopher, ay siguradong hindi siya magdadalawang isip na magpakasal. Yun nga lamang, si Michelle na ang napili nito. Hindi matanggap ni Anita na nalamangan siya ni Michelle kaya naisipan niyang bumili ng bagong sports car upang kahit papaano mabawasan ang kanyang pagkainis. Sa mga ganitong pagkakataon, gustong magyabang ni Anita kay Michelle. Kaya naman, niyaya niya itong kumain sa labas at nag-offer na din na siya na ang bibili ng wedding gown bilang regalo. Sa totoo lang, mayroon ng dalawang wedding gown si Michelle na talagang ipinasadya niya. Pero gusto niyang magkaroon ng extrang gown para kung sakali na magkaroon ng problema o kailangan niyang magpalit sa reception ng kasal. Masayang nagmaneho si Anita kasama si Michelle patungo sa bilihan ng wedding gown na pawang mga mayayaman lamang ang nakakabili. Sa unang beses na isukat ni Michelle ang wedding gown ay talagang bumagay ito sa kanya. Si Anita ay napalagok na lamang ng champagne na iniabot sa kanya ng salesperson. Kaya pala binibigyan ng champagne ang mga bridesmaid ay para hindi sila maging bitter sa ikakasal. Bulong niya sa sarili. Ang sumunod na wedding gown na isinukat ni Michelle ay mas bumagay sa kanya. Kasabay noon ang patuloy na paglagok ni Anita ng champagne. Hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang nalalasing. Parang hindi niya kayang maging masaya para kay Michelle. Sa huli, hindi rin sila nakabili ng wedding gown dahil lagi na lamang may hindi magandang komento si Anita. Napayoko na lamang si Michelle dahil sa panghihinayang. Pero ayaw niya namang bilhin ang wedding gown kahit gusto niya dahil baka magtampo si Anita. Dahil sa patuloy na pag-iisip kung saan pa sila pwedeng magtingin ng damit ay hindi na malaya ni Michelle. Nalasing na pala si Anita. Alam ni Anita na napasobrang inom niya ng alak pero sinikap niyang magmaneho. Noong umandar na ang kotse ay maayos naman ang lahat.
Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang bigla na lamang mawala ng kontrol si Anita. Para bang nagdilim ang kanyang paningin, nagpagulong-gulong ang kotse pababa ng bangin malapit sa ilog. Hindi na alam ni Anita kung papaano siya nakalabas ng kotse bago iyon lumubog sa ilog. Nanginginig pa ang buo niyang katawan sa sobrang takot. Nanginginig rin ang kanyang mga labi. Agad siyang napaisip na humingi ng tulong, pero natatakot siya na kapag dumating ang mga ambulansya at mga pulis ay iimbestigahan siya ng mga ito. Kapag nakumpirma na nakainom siya ng alak habang nagmamaneho, ay siguradong sa kulungan ang bagsak niya. Kaya naman, nakaisip siya ng ibang dahilan. Makaraan ng ilang oras ay naiaho na sa ilog ang sasakyan, pero wala roon si Michelle. Tinawagan na rin ang kanyang mga magulang na agad namang dumating matapos mabalitaan ang nangyari. Hindi makapaniwala ang nanay ni Michelle nang sabihin ni Anita na si Michelle ang nagmamaneho ng kotse bago mangyari ang aksidente. Pero paanong nangyari yon? Hindi ugali ni Michelle ang magmaneho ng kotse. Mas gusto niyang magpicture sa daan o matulog sa biyahe. Tanong ng kanyang ina, pero wala namang gustong sumagot. Ganoon rin si Christopher. Halos paliparin niya ang kotse, mapuntahan lang si Michelle. Pero nang iangat ang kotse ay wala ito roon. Michelle, nasan ka? Paulit-ulit na sigaw nito sa tabing ilog. Nasaan po ang mapapangasawa ko? Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi niyo alam? Yan na lang ba ang isasagot niyo sa akin? Hindi mapakaling tanong nito sa mga pulis. May mga divers na rin ang sumisid sa pagbabaka sakaling naipit ang katawan ni Michelle sa ilalim. Pero wala silang nakita. Ayon sa kanila ay imposible na buhay pa ito dahil sa laki ng pinsala na tinamo ng kotse. Wika ng isa sa mga pulis na siyang nagpaluha kay Christopher. Magkayakap ang mga magulang ni Michelle habang umiiyak. Wala silang ginawa para hanapin o iligtas ang aking anak. Wika ng nanay ni Michelle. Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang mga pulis at rescue team na siguradong magagaling at sanay na sa ganitong sitwasyon. Sila nang bahala. Wika naman ng tatay ni Michelle. Mula nang mangyari ang aksidente ay nagpatuloy ang paghahanap ng mga pulis at divers. Halos isang linggo nilang ginalugad ang ilog at kagubatan, pero wala si Michelle. Hindi natagpuan ang katawan nito. Hindi alam ng mga magulang ni Michelle kung papaano tatanggapin na wala na ang kaisa-isa nilang anak. Ganoon rin si Christopher. Hindi niya lubos maiisip na sa isang iglap ay mawawala ang babaeng pakakasalan niya. Ayon sa mga pulis, malaki ang posibilidad na talagang patay na ito. Tanging ang tatay ni Michelle ang naniniwala na buhay pa ang kanilang anak, kaya ayaw niyang magluksa o magsuot ng kulay itim. Hindi pa patay ang anak natin. Pero kung hindi pa siya patay, ay nasaan siya? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mahanap ng mga pulis at rescue team? Tanong ng kanyang ina. Kung makakapagsalita lamang ang mga bato at damo sa ilog ay baka sinabi na nila kung ano ang tunay na nangyari. May isang lalaki ang tumalon sa ilog upang sagipin si Michelle. Dinala niya ito sa kabilang gilid bago isinagawa ang CPR. Makaraan ng ilang minuto ay nagkamalay na ito. Buti naman at buhay ka. Pabuntong hiningang wika ng lalaki. Matagal ring nakatitig si Michelle sa mukha ng lalaki. Maging sa buong paligid na parabang hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ipinasuot ng lalaki ang kanyang jacket kay Michelle para kahit papaano ay hindi ito ginawin. Sabay silang naglakad sa lansangan at ang ibang tao na kanilang nakakasalubong ay hindi maiwasang pagtawanan sila kung bakit ganoon ang kanilang mga itsura. Basang-basa at puro gasgas pa si Michelle. Anong nangyari sa'yo at anong ginagawa mo sa ilog? Mahinahong tanong ng lalaki. Pero iling lamang ang naging tugon nito. Matagal rin silang naglalakad at halos maubusan na siya ng lakas. Hindi na rin maganda ang amoy ng hangin at doon niya lamang napagtanto na sa gilid pala sila ng mga basura naglalakad.
Binabaybay nila ang mabahong kanal hanggang marating nila ang isang bahay na pinagtagpi-tagpi gamit ang yero at kahoy. Maupo ka muna, magsasaing lang ako. Wika ng lalaki. Nang ilang sandali pa, dumating ang isang matandang babae. Sino yung kasama mo at anong ginagawa niya rito? Hindi ko rin alam. Kanina ko pa siya tinatanong pero hanggang ngayon ay walang sagot. Tahimik lamang si Michelle sa isang sulok. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Natatakot siya sa lugar na iyon, maging sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang sandali pa ay nilapitan si Michelle ng matandang babae upang suriin ang itsura mula ulo hanggang paa. Ang ganda niya, pwede mo siyang maging asawa. Pabulong na wika ng matanda. Ano ba naman kayo? Nakita nyo nang parang lutang pa siya tapos magsasalita kayo ng ganyan? Eh, ano bang ginagawa niya sa ilog? Nahulog ba siya o gusto niya lang saktan ang sarili niya? Hindi ko rin alam pero wag muna nating isipin yon. Ang mahalaga ay kumain at makapagpahinga muna siya. Heto miss, kumain ka muna. Oh, baka gusto mo nang maiinom. Umiling-iling si Michelle, kasabay noon ang pagdulo ng kanyang mga luha. Nasaan ako? Sino kayo? Ayoko sa lugar na to. Parang awa nyo na. Alisin nyo ako sa lugar na to. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Ang mabuti pa'y magpahinga ka muna tapos uuwi ka sa inyo. Subalit, bigla na lang nanginig ang katawan ni Michelle bago sunod-sunod na sumuka at pagkatapos nawala ng malay. Marahan siyang inihiga ng lalaki sa manipis na kama. Napagtanto niya na sana pala ay hindi niya isinama roon ang babae. Sana pala dinala niya ito sa mas mataong lugar. Baka sakaling may nakakilala pa rito at natulungan siya. Bukas, sasamahan ko siya na umuwi sa kanila. Bulong ng lalaki sa sarili. Kinabukasan, nang magising si Michelle ay masakit ang kanyang ulo at talagang nanghihina ang katawan. Agad niyang nakita ang lalaki. Nagkakapi ito habang may iniluluto sa munting kusina. Ako nga pala si Kevin. Naalala mo ba? Ako ang nagligtas sa iyo sa ilog kahapon. Kumustang pakiramdam mo? Mahinahong wika ng binata. Masamang pakiramdam ko. Parang may sakit ako. Wika ni Michelle habang pinagmamasdan ang paligid kung saan naroon ang maruming mga plato, mga plastik at bote na nakapatong sa sako. Nang hawakan ni Michelle ang kanyang mukha ay naramdaman niyang may nakabalot roon. Pero ang ikinagulat niya ay wala siyang maalala. Ni hindi niya maalala kung ano ang kanyang pangalan o saan siya nanggaling at papaano siya napunta sa lugar na iyon. Ang tanging gusto niyang gawin ay umalis sa mabahong lugar na iyon. Gustong makipag-usap ni Kevin pero nanatiling tahimik si Michelle dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Para bang isa iyong masamang panaginip pero hindi niya magawang gumising o umilos. Ilang sandali pa ay dumating ang matandang babae kasama ang ilang kabataan upang mas makilala si Michelle. Si Kevin naman ay mas piniling manatili sa tabi nito. Kevin, halika sa labas. Tawag ng matandang babae. Maya-maya pa ay inilabas nito ang dyaryo. Heto na siguro ang ating swerte. Dumating na ang ating pagkakataon para yumaman. Nakangising bulong nito kay Kevin. Nasa dyaryo ang mukha ni Michelle. Inanunsyo roon na nawawala ang anak ng milyonaryo at handa silang magbayad ng malaking halaga sa makapagtuturo kung nasaan ito. Nagulat si Kevin sa kanyang nalaman, kaya pinagmasdan niyang mabuti ang larawan sa dyaryo upang makumpirma iyon. Kevin, ako na lang ang bahalang magdala sa kanya sa mga pulis para makuha yung reward. Nakangising, wika ng matanda. Sandali lang, huwag tayong magmadali. Maniwala kayo, hindi ko alam na siya palang babaeng inligtas ko kahapon. Ikaw Rosa, paano mo siya nakilala? Tanong ni Kevin sa matandang babae. Bakit? Akala mo ba ginusto kong tumira sa mabahong lugar na to?
Tsaka hindi naman talaga ako taga rito. Napilitan lang ako magtsaga sa lugar na ito dahil pinalayas ako ng aking anak at manugang matapos kong ipamana ang aking bahay sa kanila. May maayos akong trabaho noon. Dati akong kasambahay sa mayayamang pamilya. Maganda ang aking reputasyon. Ako ang nag-aalaga ng mga bata at naghahatid sa kanila sa paaralan. Pero mula nang mag-asawang aking anak, nagkanda leche-leche ng buhay ko dahil sa babaeng napili niyang pakasalan. Rosa, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kilala mo bang babaeng yan? Oo, kilala ko siya. Namumukhaan ko una pa lang. Isa siya sa mga kaklase ng alaga ko noon. Masamang ugali ng babaeng yan. Laging nambubuli ng kaklase na akala mong siya ang pinakamaganda at pinakamatalino sa lahat. Nagsusumbong sa akin ang yaya niyan. Napaka-spoil at ang sama raw talaga ng ugali. Dati, hindi ako naniniwala sa kwento nila. Dahil alam mo naman, ganoon ang mga kasambahay at exaggerated talagang magkwento para mailabas ang lahat ng sama ng loob. Pero nung masaksihan ko kung papaano niya awahin ang alaga ko, talagang masasabi ko na parang sinapian siya ng demonyo sa sobrang sama ng ugali. Kaya ngayon siguro, dapat natin siyang turuan ng leksyon. Rosa, ano na naman bang pumasok sa isip mo? Wala naman, Kevin, pero siguro nga tama ka. Huwag muna natin siyang dalhin sa mga pulis. Dapat turuan natin siya kung papaano mamuhay rito kasama natin. Baka sakaling gumandang pag-uugali niyan. Hayaan mong malaman niyang realidad ng buhay. Iuuwi rin naman natin siya sa kanila pero ngayong wala siyang maalala. Pagkatapos mahulog sa ilog ay mas okay na yun. Baka yun talagang nakatadhana para sa kanya. Pagkusa niyang naalala kung sino siya, edi hayaan natin siyang umuwi. Pero at least, diba, naranasan niyang buhay rito na siguradong magsisilbing aral na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Agad namang pumayag si Kevin sa sinabi ni Rosa. Sa totoo lang ay naiinis siya sa mga spoiled na mayayaman. 2 taon nang nakakaraan ng masagasaan ng kotse ang minamaneho niyang tricycle na naging dahilan ng pagkasawi ng kanyang asawa na noon ay nagdadalang tao. Nagkataon naman na mayaman pala ang lalaking nagmamay-ari ng kotse kaya napilitan si Kevin na ibenta ang lahat ng ari-arian kasama ang kanyang bahay upang kumuha ng abogado. Gusto niyang makamit ang hustisya para sa kanyang asawa at anak. Gusto niyang maipakulong ang irresponsableng driver. Pero dahil mayaman at maraming koneksyon ay natalo si Kevin sa kaso. Dahil sa pangyayaring iyon ay napariwara si Kevin. Hindi niya alam kung papaano tatanggapin ang masakit na pangyayari sa kanyang buhay. Lagi siyang lasing at hindi na rin nagtatrabaho kaya sa huli ay napilitan siyang magtayo ng barong-barong na kubo. Habang ang lalaking nakabangga sa kanila ay nagpapagala-gala pa rin habang nagmamaneho ng magarang kotse. Malaya at walang iniisip na responsibilidad. Iyon na rin ang dahilan kung bakit naisip ni Kevin na turuan ng leksyon si Michelle. Talaga bang wala kang maalala? Wala akong maalala. Pasensya ka na talaga. Mahinahong sagot ni Michelle. Hindi mo ba naaalala na ako ang asawa mo? Matapos marinig ang mga salitang iyon ay napatitig si Michelle sa mukha ni Kevin. Kasabay noon ang pagtawa ng kabataan na kasama ni Rosa. Asawa? Gulat na tanong ni Michelle. Oo, tama ka. Ako si Kevin at ikaw naman si Michelle, ang aking asawa. Nanlaki ang mga mata ni Michelle nang marinig ang kanyang pangalan. Tama ka. Ako si Michelle. Nakangiting wika nito. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang nangyari kahapon. Panimulang kwento ni Kevin. Kahapon, namumulot ka ng bakal at bote sa tabing ilog. Tapos, may nakita kang bote na hindi pa nakabukas. Ininom mo ang laman nun, kaya hilong-hilo ka at nagsusuka pa. Nahulog ka sa tabing ilog. Buti na lang at nakita agad bago ka malunod. Namumulot ako ng bote? Tanong ni Michelle na parang hindi makapaniwala sa narinig. Oo, namumulot ka ng bote at ugali mong inumin ang mga tira-tira. Pero huwag kang mag-alala.
Sigurado namang mamaya o bukas ay maaalala mo rin ang lahat. Kapag okay ka na, mamulot na ulit tayo ng mga bote. Nakangiting wika ni Kevin. Parang nanghina ang mga tuhod ni Michelle. Gusto niyang isipin na panaginip lamang ang lahat ng iyon. Pero amoy na amoy niya ang mabahong kanal. Umiiyak siya magdamag, pero hindi nagtagal, napagtanto niya na kung hindi siya magtatrabaho ay hindi rin siya kakain. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula siyang mangalakal sa basurahan upang mangolekta ng plastic, bakal at bote o kung ano man ang pwedeng makain. Makalipas ang ilang buwan ay nasanay na si Michelle sa bago niyang buhay. Naniniwala siya na si Kevin talaga ang kanyang asawa. Noong mga panahong iyon ay nakabili si Kevin ng lumang bahay at balak niyang iparenovate ng paunti-unti. Kahit maliit at sira ang bahay na nabili ni Kevin ay masaya si Michelle dahil kahit papaano ay sariwa na ang simoy ng hangin doon. Sinikap ni Michelle na gampanan ang pagiging mabuting may bahay pero laging palpak ang ginagawa niya. Lagi siyang nakakabasag ng baso o ng plato. Iyon ay dahil hindi naman niya naranasan ang ganoong buhay mula pagkabata, ni hindi niya naranasang humawak ng basahan. Mula nang magkasama si Kevin at Michelle ay huminto na sa pag-inom ng alak si Kevin. Itinigil niya na rin ang kanyang mga bisyo. Naisip niya ring magtrabaho o kaya naman ay magtayo ng sariling junk shop. Nang dumating ang tag-ulan ay nadala na rin ng baha ang munting kubo na dati nilang tinitirahan. Ang mga taong naroon ay napilitang humanap ng bagong tirahan. Pero si Rosa na natili sa lugar na iyon dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Di nagtagal, kinausap ni Michelle si Kevin. "Kevin, baka naman pwedeng patirahin natin si Rosa dito sa bahay. Kita mo naman, hirap na yung matanda na yon. Baka isang araw, malaman nating patay na pala. Baka habang natutulog ay mapagtripan ng mga dumadaan. Isa pa ay talagang nakakaawa siya." Pumayag naman si Kevin. Kinupkup nila si Rosa kasama ang asong napulot nito sa gilid ng kalsada. "Rosa, dito ka na muna matulog. Sana'y komportable ka sa bago mong tirahan kasama kami. Sa susunod na linggo, ayusin natin ang mga dokumento mo para makatanggap ka na ng pensyon. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong hihingi na kahit ano, kahit magkano mula sa'yo. Sayong-sayo na yung pera mo." Nagulat si Rosa sa ipinakitang kabaitan ni Michelle at Kevin sa kanya. Kaya naman, noong silang dalawa na lamang ni Kevin ang nasa kwarto ay masinsina niya itong kinausap. "Kevin, masyado ka na yatang nalilibang dyan sa pagpapanggap mo. Mag-iisang taon na siguro ay panahon na rin para ibalik mo ng babaeng yan sa pamilya niya. Sapat na siguro ang panahon na inilagi niya rito." "Sandali lang, Rosa. Pero, di ba ikaw naman ang nakaisip ng ideyang ito?" "Pero, Kevin, ang nasa isip ko ay ilang linggo lang. Hindi naman ganito katagal. Ano bang ginagawa mo?" "Hindi ko na siya ibabalik sa kanila. Asawa ko na si Michelle at mahal ko siya." "Pero, Kevin, baka dahil sa ginagawa mo ay mapasama ka naman. Paano kung ipakulong ka ng pamilya niya kapag nalaman nilang ginawa mo?" Babala ni Rosa, pero hindi nakinig si Kevin. Minsan, muntik nang mapurnada ang kanyang mga plano nang pumunta sila sa sentro ng syudad para sa negosyo. Isinama niya si Michelle. Hindi ito komportable sa suot dahil ang mga taong nakakasalubong nila ay puro formal at magagara ang damit. May isang babae ang napatitig kay Michelle bago dali-daling sumakay ng kotse. Si Anita ang babaeng yon. Agad niyang kinuha ang cellphone upang tawagan ang mga magulang ni Michelle upang ipaalam sa mga ito na buhay pa ang kanilang anak. Pero nagbago ang isip niya. "Hay nako, bahala na nga siya, makakauwi rin siya sa kanila." Bulong niya sa sarili bago pinaharurot papalayo ang kotse. Hindi nagtagal, unti-unti nang gumanda ang buhay nila ni Kevin. Nagtayo ito ng sariling junk shop na may katabing talyer na pag-aari niya pareho. Si Rosa naman ay naayos na ang mga dokumento at natatanggap na ang buwan ng pensyon.
Dahil matagal siyang hindi nakapag-claim ng pera, ay malaki ang kanyang nakuha. Hinati niya iyon upang ibigay kay Kevin at Michelle bilang pasasalamat. Natapos nilang iparenovate ang bahay at maganda naman ang naging resulta. Naging kaibigan rin ni Michelle ang mga kapitbahay na talagang mababait. Nagtanim rin sila ni Rosa ng mga prutas at gulay sa bakuran. Napamahal na rin si Rosa kay Kevin at Michelle. Mas pamilya pa ang turing niya sa mga ito kaysa sa tunay niyang anak. Ganoon rin si Michelle. Minahal niya si Kevin na parang tunay na asawa. Si Kevin naman ay naniniwala na tama ang desisyon na ginawa niya noon. Mahal niya si Michelle at ayaw niyang mawala ito sa buhay niya. Ito rin ang dahilan kung bakit sinisikap niyang gumanda ang kanilang pamumuhay. Kevin, gusto kong magtrabaho para naman matulungan kita sa mga gastusin dito sa bahay. Wala kasi akong ginagawa rito maghapon kapag wala ka. O sige, walang problema. Magtrabaho ka kung gusto mo. Nakangiting wika naman ni Kevin. Napagpasyahan ni Michelle na mag-apply sa cleaning company para maging isang janitress o kasambahay. Kumuha rin siya ng ilang training pero ang problema, kailangan niyang mag-submit ng mga dokumento. Pansamantalang nagtrabaho si Michelle bilang janitress sa isang company. Pero ayon sa agency, kailangan niyang mag-submit ng documents sa susunod na buwan. Sinabi niya iyon kay Kevin, pero ayon rito ay sasamahan niya ito sa susunod na linggo. Isang araw, inassign si Michelle at tatlong iba pa na maglinis sa isang mansyon dahil magkakaroon daw ng malaking selebrasyon. Kaya nag-hire sila ng mga tagalinis. Pagkakita ni Michelle sa mansyon ay iba na kaagad ang kanyang naramdaman na parabang dati na siyang naroon. Habang naglilinis ng bahay, hindi mapakali si Michelle. Naiinis na rin ang iba niyang kasamahan dahil ang bagal niya raw kumilos. Sa kalagitnaan ng paglilinis ay biglang napahinto si Michelle matapos makita ang kanyang larawan sa isang picture frame. Nakaramdam si Michelle ng matinding pananakit ng ulo. Nagsisigaw siya dahilan upang mapatakbo ang kanyang mga kasamahan at pati na rin ang nanay ni Michelle. Anong nangyayari dito? Galit na tanong ng may-ari ng bahay. Pero ang galit na iyon ay napalitan ng luha nang makita niya si Michelle. Agad niyang tinawag ang kanyang asawa na agad namang lumabas ng kwarto. Magkahalong iyak at tawa ang naramdaman ng mag-asawa ng muling mayakap ang kanilang anak. Michelle, anak, ang tagal ka naming hinanap. Marami kaming kinontak at pinayaran para hanapin ka pero hindi ka talaga namin nakita. Hindi pa rin buo ang alaala ni Michelle pero natatandaan niya ang kanyang mga magulang. Alam niya na ang tunay niyang pagkatao maging ang panluloko na ginawa sa kanya ni Kevin, ang lalaking minahal niya. Ayaw niya na itong makita o makausap pa. Nauunawaan naman ni Kevin ang nararamdaman ni Michelle. Basta Kevin, huwag ka nang babalik sa dati mong bisyo. Huwag ka nang iinom ha? Nag-aalalang wika ni Rosa. Hindi na, pero sana hindi ako makulong. Huli na ang lahat para magsisi ka pa Kevin. Ang mahalaga, mamuhay ka ng maayos hanggat may pagkakataon. Posibleng ipaghiganti nila ang kanilang anak. Alam ni Kevin na posibleng mangyari iyon pero wala naman siyang ibang dapat nasisihin kung hindi ang kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw ay bumisita si Christopher sa ospital kung nasaan si Michelle upang magpa-confine habang sinusuri ng mga doktor. Magdadalawang taon na rin mula nang huli tayong magkita Michelle, wika nito bago mahigpit na niyakap ang dating kasintahan. Ibinalita rin ni Christopher na ikakasal na daw siya sa susunod na linggo. Hindi naman sumama ang loob ni Michelle. Sa totoo lang ay masaya siya para kay Christopher dahil nahanap nito ang babaeng pakakasalan. Si Anita naman ay hindi magawang magpakita dahil natatakot siya na makita ni Michelle. Naaalala na ni Michelle na si Anita ang dahilan kung bakit siya naaksidente at maging ang pagkikita nila noon sa sentro ng syudad pero wala itong ginawa. Kung nung una ay ayaw makita ni Michelle si Kevin, ngayon, miss niya na ito. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga magulang na hindi naman kidnapper si Kevin, bagkos ay ito pa nga ang nagligtas sa buhay niya.
Si Kevin raw ang itinuturing niyang asawa at talagang natutuwa at nagpapasalamat siya dahil nakilala niya ito. Ibang tao na raw siya ngayon, mas mabuti na sa kapwa niya. Makaraan ng ilang buwan ay ikinasal si Kevin at Michelle. Gusto sana ng kanyang mga magulang na maging engrande ang kasal, pero ayon sa mag-asawa, mas okay na yung simple, basta salo-salo at magkakasama sila bilang buong pamilya. 3 buwan ang lumipas mula nang sila maikasal, natuklasan ni Michelle na siya ay nagdadalang tao. Dahilan para lalo pa siyang mahalin ni Kevin. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil kung ano ang nawala sa kanya noon ay muling naibalik at doble pa ang kasiyahan na kanyang nararamdaman. Si Rosa naman, kahit matanda na, ay ready-ready daw siyang mag-alaga ng bata. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.